the inspiration behind the Made in Malacañang actually is how to make the Marcoses more human in the eyes of the Filipino viewing audience. The film is a surprise itself because as far as I'm concerned, no one in Philippine cinema would actually dare to create a Marcos film because you know how polarizing the Philippine politics landscape is. Ayun, linilista niya, may timeline siya, binubuo namin, nag-research. Tapos tinatanong sa akin kung alin doon yung totoo, alin yung tama. At doon nabuo yung scene, Made in Malacañang, from the perspective of the three kasambahay sa Malacañang, yung three last days sa Malacañang din. Let's go! Hey, hi! Yo, yo, what's up? This is Ferdinand E. Marcos. In the house! Well, I'm playing former President Ferdinand Edralin Marcos. When I read the script, sabi ko, ba't hindi ako umaangal sa script? Sino sumulat ito? Nakalagay Daryl Yap lang eh. Hindi sabi ko hindi pa pwedeng isa lang ang sumulat ito. Masyadong magaling naman ito. Isang malaking challenge kagad sa akin to as an actor. Ay, ko anong istorya? Sabi sa akin, it's the last 72 hours of the Marcoses in the palace, in Malacañang. Ito yung kwento na yun, na untold story. Ay, di lalong, yung oo ko ay lalong naging oo. Sir Direk Buboy is really legendary. I only have like around 6 eksenas with him. And all those 6 were all take one. Siya man nagtatanong kung kailan papatak ang luha, kailan iipunin. Really blows my mind. Ano? For me, he's a god in acting. So I just feel blessed to have worked with him. Bakit ganyan pa rin ang damit mo? Ha? Bakit ganyan pa rin ang damit mo? Ano gusto mo palabasin? Si Buboy, panay ang tanong, paano si Presidente? Tapos anong kinakain? Anong ginagawa? Sabi ko, hindi, jack yun, exercise ng exercise. Walang kinakain kundi yung pagkain Ilocano na dinindeng, ganyan-ganyan. So, marami siyang tanong. I'd like to thank Senator Amy Marcos for sharing kung ano yung mga detalye about her father. Yung mga posture, yung mga paano ba siya magalit, paano ba siya magsalita. Ano ba yung, paano ba siya tumawa? Those things, I needed to know. Hi, I'm Rufa Gutierrez, and I play the role of Imelda Romualdez Marcos. This is my dream role, and I've known Madame since I was 18 years old. So, hindi ako nag-hesitate at all. And I'm very honored and excited to be playing her. Si Rufa, handa na raw siyang mamatay at nag-Imelda na raw siya. Nakakatuwa, carried away na carried away. Talagang alim na alim ako sa kanila. Paso, abang kumakain po na saan? Dito. Yan, tapos hawak dito. Ito ang money reason niya, hawak dito. Opo. Rufa Gutierrez is really an eye candy. Sobrang inspiration yung look niya as Imelda. Yun ang nagpapaligit ng pelikula para sa akin. She's very sweet, very talented, and very collaborative. Lalo na yung sa buhok, it takes like 2 to 3 hours to finish such. That's what you get when you have an actress that has been in the industry since she's a kid. Bilang panganay, ako na yung humihingi ng tawad ng kapatawaran sa panganay, but sakripisyo na inaarap niyo para sa amin. Ako si Senator Amy Marcos. So, na-curious ako. Sabi ko, patingin ng script muna, pabasa ako. Natawa ako. Number one, natatawa ako sa script. Tapos, may kurot sa damdamin. Tinawag kami ni Senator Amy. Tapos, nagkaroon ng chance na makilala ko and narinig ko yung stories. Tapos, ano lang, tahimik lang ako noon. Nakikinig lang talaga ako. Naantig ako sa mga kwento niya. It was emotional for me. Parang ako, wow, sige, lalo ako na-motivate para maramdaman yung character. Nagmamakaawa ako at nakikiusap. Nasundin niyo ang aking susunod na sasabihin. She's very on the go, on point, meticulous. Pero may pagka-comedy rin siya, which I like because I'm like the same. When I work serious. But after work, I let loose. Parang ganun din si Senator Amy. Naku, si Christine! Ginagaya ko pa ganun.
mga hair flip, tapos yung lakad na tinatapon yung isang paa. But she's so good. Ang galing-galing niya. Ano ko niya naman pasok-pasok kayo? Para yan sa abala ng mga tao. Sa totoo, hindi nilang kailangan. Pero para sa abala, sa panahon, ay, Reed, sinabihan ka kita! Ulit-ulit! Christine Reyes, I'm a fan. Sobrang nagulat ako sa dedication, sa talent na kanyang pinupour sa role. Hindi mo ba nakikita si Mami, si Daddy? Hindi naman sila ganyan. Parang wala sila. Hindi ko alam, parang wala silang gagawin. Alis na yan. Hindi naman sila ganyan. Bakit wala silang ginagawa? Alis. I am playing the character of Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos. This belief, actually, yung una sabi ko, talaga? Bakit ako? Of all people, bakit ako yung napili? Pero syempre, isang malaking karangalan na mapili. At kaya kinuha ko talaga yung oportunidad. I watched many of his interviews. Kinulong ko yung sarili ko sa kwarto. He's very confident. He speaks like his father. Alamin kung bakit nagalit yung tatay ko kay Bongbong. Malaking intriga. Inaaway na nga ako ng pamilya ko kung bakit ganon. Sinuod ko to kasi dad. Gusto kong makita nilang lahat na ako po. Nandito pa ako sa tabi niyo. It's a boxing match eh. Nagtatansyahan kayong dalawa. And then you, syempre you get your hooks in, you get your uppercuts in. And I was waiting for, you know, my dad to give me a haymaker. Ano bang gusto mo palabasin? Ha? Nagtatapang-tapangan ka? It was my first time to work with Diego and excited ako. Syempre, makakatrabaho ko yung anak ko. Alalayan na ako ni Diego. At napakagaling niya. Parang gripo kung umiyak. Gusto ko nang pihitin yung gripo para palahin tulo ng luha. Ang daming ininom na tubig yata, pero napakagaling. Pero gusto na maging proud ka sa akin. It's a different feeling. It's para sa isang ama. Siyempre, I'm so proud. For him to say na, I'm proud of you, son, and hug me, all those tears weren't fake. It actually makes me want to cry right now. Good. Thank you. It's really a darling, napaka-sweet sa set, pero pagdating sa craft, super-duper seryoso. He's very eager to learn, and I think it's in the genes. Sorry. I play the role of Miss Irene Marcos, ang third child sa pamilya Marcos. Siya yung bunso. So cute! My sister's nahihiyan! Kilala siya bilang the quiet one kasi siya daw yung hindi masyadong nai-involve sa politics. Tinry ko kunin yung mga, siguro yung palangiti niya palagi. And tinignan ko kung ano yung personality niya. Very prim and proper nga, sabi nila direct. So, yun yung tinry kong aralin. Ella, she nailed the character of Irene Marcos. When she gets into a role, she becomes the role. Bakit ba kasi tayo alis? May rason ba pala hindi? Nasa kanila ng militar. Suportado sila ng ilang bansa ng Amerika. Very family-oriented sila. Tinitingnan nila yung each other, silang magkakapatid, silang pamilya, nanay, tatay nila. They look out for each other. So, yun yung similarity namin. Yun yung mga nang, kung kailan nagkaroon ng malaking kaguluhan, kabiyar pa, ulam natin. Ako po si Manang Lucy. Ako po ang kasambahay ni Ma'am Imelda Marcos mulat sa pool. Kasama na niya dito sa lumang bahay sa San Juan hanggang sa mapunta sa Malacanang. Si Manang Lucy, strikta. Palaging nakabuntot kay Ma'am, palaging maayos, may alahas na bigay ni Ma'am. Hindi naman katulad nung dalawa na ginagaya si Ma'am, lalo na yung isa, si Santa. Alam ko yung mga nangyayari sa loob ng palasyo. At pag may iuutos si Madam Imelda na importante, dahil ako yung nakatatanda, ako yung senior, ako yung nauutusan. Yan si Manang Lucy. Nakabukas nga yung transistor, pero hindi naman ako magpikinig na ako. Nakatuon talaga doon sa balita.
Tapos upo na. Upo na, alam mo na. Comfortable. Hindi ko naman ako talaga nakikinitong sa balita. Eh kaya, kahit nga yung nagpunsa, kahit nga yung nagpunsa kayo dito sa palasyo, hindi po ako nakikinusyoso. Ako si Biday, ang ultimate Marites ng palasyo. Ang description ko ay para akong pusang hindi mapaanak. Alam mo yung hindi ako mapakali, lahat alam ko. Kaya kapag pinapatawag ako, ako yung taga-kwento kung ano yung mga pangyayari, hindi lang sa loob ng palasyo, kung hindi sa Pilipinas. Sobrang excited din ako personally dahil ang aking mga kaeksena dito ay talagang mga batikang artista. Ang sarap nilang kaeksena si Ate Orod siya kasi Ate Bev. Kasi talaga namang matututo ka and parang feeling mo magaling ka na rin. Nangarap. Magaling siya talaga. Hi, I am Kyle Velino and I'm portraying the role of Greggy Araneta in Made in Malacañang. Thankful ako kasi first time ko silang makatrabaho lahat. So, ang dami kong natutunan sa kanila, ang dami kong nakikita sa kanila na magandang working habits, sobrang bait nilang lahat, and sobrang nag-click naman po kami. Ako si Tony Manotok, asawa ni Amy Marcos. Research, ginugol ko siya. Thankfully, may nakuha naman akong konting material tungkol sa kanya. So, tried to invibe the character, sana makuha. He acts like, even if wala siyang lines, bibigay si Kiko Estrada. Maarte siya kahit, alam mo yun, nandito lang siya. Tapos lahat kami dito lumiling niya. So parang ako, okay yan. Thank you everyone. Ay, mabulas. I'm sorry to barge in. Basta, yes lang, nagkino kung matroblema. Yung cast, nagulat naman ako kasi akala ko kami-kami lang or else yung kung sino lang magpe-play. Eh yung pala, yung malalaking stars, excited din, ganado rin sila. Isipin nyo, si Cesar Montano, Rufa Gutierrez, sina Christine Reyes, sina Diego Loizaga. Hindi ko ubos maisip na sila pala ang gaganap sa aming pamilya. Hindi ako nakaramdam ng konting pressure kasi nakaramdam ako ng huge pressure. Ako si Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos. Isang politiko, isang abogado, sundalo, at pangulo. Mahuhusay ang mga kasama ko dito. Una-una na si Cesar Montano, who's playing Ferdinand Marcos. It's my first time to be working with him. Can you imagine? After 30 years in the business. Napakahusay niya. Isang salita pa lang talagang mararamdaman mo talagang siya si F.E.M. Go! Ate Rufa, always beautiful. Always regal. Although, comedy rin kasi si Ate Rufa, alam mo yan. Magaan yan kasama, magaan katrabaho yan. Ano ba gusto nyo? Pabayaan nyo na kami! I enjoyed. Ako, second time ko makatrabaho si Christine Reyes. Of course, Christine Reyes. A'a. A'a is a very, very good actress. And she's very intelligent. She's really chill, so I like chilling with her. We're friends kasi ni Diego eh, so I'm very comfortable na talaga with Diego. Ella, I worked with her start pa lang ng career ko sa showbiz. From being kid star, sa Starstruck na kasama ko na yan eh. She played it well as Irene. Yeah, yon. Yan, sunod. Ako, masarap mo yung Tito Lucy. Dito na tayo. Mga veteran actors and actress na sila, hindi na sila mawawala sa Philippine movie or entertainment industry. Pero hindi ko inasahan yung kung gaano sila ka-humble, kabait, ka-sweet. Sobrang love ko silang lahat and very supportive sila sa amen sa bawat isa sa amin. Lahat kami may konting kabaliwan pagka magkakasama. Eh, siyempre, may mga senior, may mga bago, may mga bata, pero magkakasundo lahat. I love the cast. Lahat sila mababait, magagaling umarte, so I feel a great privilege to be working with them. We need the last piece.
Oo. Kailangan na rin yung magiging mahaba ang gabi natin. Ang bawat bahagi ng kasaysayan ay mananatiling mahalaga at importante tuwing babalik-balikan upang mas magbukas ng maraming diskurso kung alin ang totoo, kung alin ang hindi. It's always important to fight for the truth in any time of history. So I think it's relevant nowadays. Mahirap talagang balikan yung last 3 days sa Malacañang. Malungkot yun eh. Mahirap para sa aming pamilya. At pagkatapos noon, nagkawatak-watak na kami. So talagang medyo mabigat. Pero pinipilit ko yung sarili ko for the sake of telling the truth, ano, para lumabas ang katotohanan. At tinatanong ko rin sa aking mga kamag-anak, kapatid, kaibigan, mga tauhan namin, yung mga kasambahay, kung ano nangyari para mabalikan at maikwento ng buong buo at ng tapat sa taong bayas. Tama din. Yes. So, yan. Daylight yan. Ayan, Idal Malakas to. Idal Malakas to. Ayan. Huwag ka nang bumaba, very subject, very ano yun, may ibang... Kayaan mo namang hinang lahat. Direct Daryl, wow! First time for me, madetalye siya, very hands-on siya sa mga characters and everything. Kasi he wrote the script, he's directing it. And ibang style niya, yung kailangan talagang memorize mo yung script, kailangan in character ka na, and kailangan pulido lahat. So I'm very excited to be working with young, new directors. First time ko nakatrabaho si Direk Daryl. Every scene sometimes, magdodrop yan ng bomb sa amin. Nakaka-motivate sa character ko. Tapos minsan may pahaging pa yan, i-connect pa niya sa buhay ko. Direk Daryl is one of those people na nakaplano na eh. He's 5 steps ahead eh. When you catch him on his first step, nandun na siya, pabalik na siya eh. He knows what he's doing, so I also want that in my career. I want to be able to plan my things ahead. Meron siyang vision and gusto niya mailabas, maipakita sa mga manonood na yung mga artista niya, lahat ng tao behind this movie are very talented through yung mga one take niya, yung pagsusulat niya, yung cinematography. So, alam mong ni-next level niya yung pag-prepare niya dito. Kapag nandiyan na si Imelda, pasok agad. So sabi niya, si Luz, doon lang po kayo. Si Biday yung tawagin mo, sa Sir Kay Oropion. Si Biday yung tawagin mo. Papakwento. No, utusan mo siya. O, si Biday. Yan. Artista, camera, lahat may choreography. Para siyang nagsasayaw kung mapapanood ninyo pag nagda-direct. It's an honor. Actually, sobrang thankful ako kay Direk Daryl kasi nagtiwala siya sa akin. Sobrang galing niya. Very specific. He knows what he wants and very good director. So I can't say anything but good things. It's been a blast working with him. This is the first long take. It was time. It's like a real life event kasi walang cut. So sana po walang magkakamali. Lahat kasi ng shots dito sa pelikulang to is comparable to that of a docu-film. Meaning, long take yun, pinractice namin ng 4 oras, tapos pag shinoot namin, isang buo, kumpleto na yung 16 minutes ko. He's very quick. Meron siyang reputation na gano'n. So nakikita, bakit siya quick? Yung pala, yun, mahilig siya sa mga tuhog. You know, one shot, pero napakahaba, 15 to 20 minutes, kayang-kaya niya yun. Cut! Good take! Yun lang ako naka-experience ng ganito, yung mga long takes. Nakakaloka siya, pero very, very fulfilling kasi ang laki ng challenge eh. Makinig kayo lahat. Sa tansya nila, may higit kumulang 1,000 tao nasa labas ng Malacañang complex. Kayo may iwan dito, wala konsekwenta. Ilang minuto lang, maaari na nila masira ang gate at malagpas ang barikada. Etong kwentong ito, alam naman na natin kung ano nangyari sa dulo eh. Pero hindi natin alam kung ano ang gitna. At yun ang ibibigay natin sa mga manonood. Whether pro or against, kahit galit kayo o talagang mga saksi, wag na natin ihalo sa politika. Manood na lang muna kayo at makita natin ang kabuuhan ng kwento. This is Made in Malacañang. It's time! Dapat po nilang panoorin itong hindi pa na ikukwentong pelikula o istorya.
panoorin ang Made in Malacanang. History po ito eh. Sana mapasaya namin kayo, mapaiyak. At malalaman ninyo ang maraming mga secrets na hindi po natin nalaman for the last 30 plus years. Made in Malacanang. Directed by Daryl Yap. And you know what the story is about, so please support. Thank you very much. Makakabalik tayo. Makakabalik tayo.